Good morning and welcome po sa ating araw-araw at buong maghapon na pagpapala sa ating Panginoon. Ngayon pong umagang ito, bago po tayo magsimula, please join me in this prayer. Let's pray together. Father, in the name of Jesus, salamat po sa buong maghapon na ito. Salamat, Panginoon Lord, sa mga kaabang-abang na mga mabubuting bagay na inilaan mo sa iyong mga anak. At Lord, bago mag-umpisa ang buong araw namin, Panginoon, pabayaan mong makatanggap kami ng iyong purong salita. Inspirasyon mula sa iyong banal na Espiritu at gabay sa maghapon na ito. Lord, we just thank you, we bless you. In the name of Jesus, we pray, we all say, Amen, Amen. Praise the Lord. So, ngayon pong umagang ito ay pag-uusapan natin ang God's timing. Praise God. So, unang-una, of course, gusto ko po kayong kamustahin. Kamusta naman po tayo? Ano bang mga lagay natin ngayon sa ating buhay, sa ating trabaho, you know, sa ating mga araw-araw na mga ginagawa? Of course, marami po tayong mga bagay na kinakabisihan. Tama po. Siyempre, we try as much as possible na tayo ay maging productive. Yes, iniisip natin at sinisikap natin na tayo ay may ma-accomplish naman every single day. Kasi alam nyo, tayong mga anak ng Panginoon ay talagang we have been endowed, no, with the favor and with the blessing of our Lord. Kaya as much as possible, ayaw nating lumilipas ang maghapon natin na walang nangyayari sa atin. Amen ba? So ngayon, of course, gusto natin pag-aralan ang timing ng ating Panginoon because I'm so sure na napakarami nating gustong maintindihan at mga bagay na hinihintay na which pertains to the timing of God. At para naman hindi tayo, you know, mawala ng loob o kaya man ay mainip o kaya man ay talagang ma-discourage na ng husto, let's just dwell in the Word of God. So when we talk about the time and timing, meron pong two inevitable truths about it. Ang unang-una, all of us is given 24 hours of the day, right? So nothing more, nothing less. Kahit ikaw po ay mayaman, mahirap, lalaki, babae, ano man ang estado mo sa buhay, pare-pareho po tayong 24 hours lang ang ibinigay ng ating Panginoon. And we are tasked the whole day to do whatever we want to do, whether to make it productive or gusto natin na, you know, let it pass by, no, yung maghapon eh wala lang, no, lumipas na lang sa atin. Nasa iyo, nasa choice mo, tama po ba? So whoever you are, anuman ang tingin mo sa sarili mo, ikaw ba'y nakakaangat sa buhay? Or you're this needy person na marami kang pangangailangan sa iyong buhay. Ay anuman ang iyong circumstansya o sitwasyon, eh 24 hours lang talaga ang ibinigay sa ating pare-pareho ng ating Panginoon. Alam niyo sa oras, wala pong lamangan dyan, ano? At talagang kahit na mayaman ka, hindi mo pwedeng bilihin ang oras, right? So yung ikalawa natin na katotohanan tungkol sa oras is that we cannot turn it back or manipulate it forward, no? Hindi natin ito pwedeng ibalik pa, no? What was lost is lost, no? Talagang kung ano yung nasayang na oras natin, hindi natin ito may babalik. As much as we want to, kahit bayaran natin ng malaking halaga, ay hindi na po natin talaga maibabalik. Yung kahapon, no? Yung 2020, yung 2019, as much as, you know, we want these years na maging maayos sana, kung pwede lang balikan, Pastor Aweng, kaya lang hindi talaga po pwede. Kahit po yung kahapon, no? Eh, yung Lunes, eh, Tuesday na po ngayon eh. Hindi na po talaga pwede. Or pwedeng Friday, eh, Thursday, hindi na rin po pwede. Eh, kunwari, Sunday, gusto natin balikan yung Sunday. Eh, hindi pwede, Lunes na. Kunwari, ngayon ay, say for example, December ngayon. Eh, gusto mong balikan sana yung nakaraang December. Ay, hindi na rin po pwede eh. Kasi nakalipas na. Naintindihan niyo po ba yung gusto kong sabihin? And as much as we want to, kung naiinip ka naman, pwede bang i-fast forward natin? Ako, hindi rin po pwedeng i-fast forward ang panahon. Yan po ay isa sa mga inevitables, no? Hindi ito na po talaga yung workings ng time. Kahit na po sino, kahit gaano kagaling na siyentipiko, no, o inventor, ay hindi ho na napapakialamanan ang oras at ang panahon. Amen. Yung mga kagaya po sa science fiction na may time machine, yan. Eh, fictional lang po yun eh. Hindi pa po natin alam kung talagang na-invento na, no? Pero sa totoo lang po, in reality, you know, we cannot really turn back the hands of time or even to move it forward. So for sure sa ngayon, alam kong alam na natin pare-pareho ang value ng oras. Tama po ba? You know, when you wake up in a day and
when you rest your head at night, so anong nangyari sa buong maghapon mo? Tama po. So alam natin na kahit na anong gusto, kahit na gaano karami yung gusto nating i-accomplish sa buong maghapon, we are all subjected to a specific time and timing. Pero alam niyo po ba, tayong mga anak ng Diyos, anak ka ba ng Diyos? Yan. That our time can be redeemed better. You know, mayroong maganda at mas maayos na paggamit ng oras para sa mga anak ng Diyos. Bagamat pare-pareho po tayong 24 hours in a day, eh pero meron po tayong pagkakaiba kung paano nangyayari, lumilipas, nagagamit, at nagkakaroon ng iba't ibang pagkakataon ang iisang 24 oras under the same sun, especially sa mga anak ng ating Diyos. Ngayon, kung meron kang pangako ng Diyos na hinihintay, meron ba? Meron ka ba probably na oportunidad na inaabangan? Yan, meron ba? Or probably meron ka ding kasagutan sa panalangin, how you hope and you wish and prayed for na mangyari. Ayan, lahat yan ay nakasalalay sa time and timing. Tama po ba? So, in all these things, kailangan maintindihan natin paano ba gumagana, o paano ba umiidog, o paano ba natin, how can we better redeem our time as children of God? Alam niyo, sabi sa Habakkuk chapter 2, verse 3, in the New Living Translation, dun sa last phrase na, if it seems slow in coming, wait patiently, yung oportunidad na hinihintay mo, yung prayers na hinihingi mo, or yung pangako ng Diyos na talagang you're really, really, really hoping na mangyari na at mangyari na ASAP. Ayan, anong sabi ng Bible? If it seems slow in coming, wait patiently. Wait for it, for it will surely take place. It will not be delayed. Amen. So kung meron daw kabagalan o parang ang tagal bago dumating, tama po, eh maghintay ka lang. Wait patiently. Tandaan mo, iisang 24 hours at iisang inog lang ng mundong ito, pare-pareho tayong lahat. Pero ikaw na anak ng Diyos, you can be wise about this time and the timing of God. Sabi yan, kung sa palagay mo, sa iyong pananaw, sa iyong opinion, eh parang antagal naman ang hinihintay ko. Parang naman nagtatagal. Parang ano ba to, delayed ba to, Pastor Weng? Parang hindi na yata ito tutuparin ng ating Panginoon. Pero alam mo, sabi ng Bible, wait patiently. Maghintay ka lang. Wait lang. Darating yan. For it will surely take place. Look at this confidence in the scripture. Look at how the Bible assured us na kung maghihintay ka lang, mangyayari yan. It will not be delayed. Tingnan niyo yung sinasabi ng scripture. If we analyze it completely, sabi niya, wait for it patiently, for it will surely take place. It will not be delayed. Maghintay ka lang, be patient about it. Mangyayari yan, hindi na yan matatagalan. Tingnan nyo yung tatlong proseso na yon. I mean, sa tatlong proseso na yon ng paghihintay natin sa perfect timing ng Panginoon o sa timing ng Diyos sa ating mga hinihingi, I mean, yung una pa lang are we patient enough na hintayin ang mga bagay na hinihintay nga talaga natin? Kasi pag hindi mo hinintay, again, anong sabi ng value ng time, hindi mo na yan mababalik. And once you miss this opportunity, this heavenly, supernatural opportunity given to you by God, you will miss it. And you will miss it big time. So mas magandang hintayin mo. Kesa yun sa pag, alam niyo, you're being impatient, no? Yun sa sobrang inip mo, uunahan mo na, tapos napunta ka sa hindi maganda, or you miss it big time, right? So ang ganda na sinasabi sa atin ng ating Panginoon wait patiently for it will surely come. Sinisigurado ng Panginoon, lalo na yung mga salita niya na pinanghahawakan mo, it will surely come, mangyayari yan, ayon sa sinabi at diniklara ng Biblia. Maghintay ka lang, mangyayari yan. At ito sabi, hindi na yan matatagalan. Ito siya sa number 2, siguro marami tayong reaction. Ako, Pastor Weng, ang tagal na. I mean, 10 years ko na yan pinagpipray. 5 years ko na po yan hiningi kay Lord. Alam niyo, bata pa ako nung hiningi ko yan kay Lord, hindi pa po natutupad. Anong sabi? Wait patiently.
Right? Sabi, it will surely come. It will. And ano sabi dito, it will not be delayed. Sometimes we think about yung timing kasi kung paano natin iniisip yung timing natin. Maraming mga tao, lalo na yung mga hindi nakakakilala sa Panginoon, they will always be frustrated if things happen doon sa mga sa bagay na inaasahan nilang mangyari, hindi doon sa panahon na gusto nilang nangyari. Diba? Na-frustrate siya, pero sino bang nakakaalam ng mas mabuti sa atin? Mamaya ay magbibigay ako ng tatlong maikling prinsipyo para mas ma-realize natin, it is better to trust God's timing instead of our timing. Ngayon, kung ikaw ay anak ng Diyos at meron kang pangunawa sa mas mabuting timing at pagkakataon season ng Diyos sa iyong buhay, then you'd better listen carefully sa tatlong mahalagang biblical principle na ito. Number one, my times are in His hand. Anong sabi dyan sa Psalms 31 verse 15? Na yung mga oras natin nakasalalay sa mga kamay ng Diyos. O mamili ka. Anong gusto mo? Yung opportunity, yung answered prayer mo, nakasalalay sa diskarte mo? Pwedeng maganda mangyari dyan. Pero pwede rin hindi. Pero pag isinalalay mo yan sa kamay ng Diyos, full proof yan. Walang talo dyan. Ibig sabihin, sigurado na maganda at maganda ang mangyayari sa'yo dahil ayon sa timing at pagkakataong ibinukas ng Diyos para sa'yo. Again, Psalms 31 yan, verse 15, our times is in His hands. So kung maipagkakatiwala mo lang yung mga bagay na hinihintay mo sa timing ng Diyos, then be assured that it will happen. Hintay ka lang. It will come. Hindi na yan matatagalan. The second thing, He has made everything beautiful in its time. Sa Ecclesiastes chapter 3:11, pag-timing ng ating Panginoon, nakuswak lahat. Everything is orchestrated perfectly. Hindi kagaya yung, alam niyo yun, minsan may mga bagay sa ating mga buhay na, alam niyo yung pinilit lang natin. Alam niyo yung talagang nagpilit lang tayo talaga, tayo nag-orchestrate, talagang siguro sa kainipan natin, tayo na yung nagmaniobra ng mga bagay-bagay, mangyari na lang talaga, matupad na lang talaga. And then, sooner or later, we will find out na hindi ito talaga yung tumpak o yung swak o yung saktong pangyayari na gusto pala nating mangyari din sa ating mga buhay, right? Pero sabi ng scripture, pag ang Diyos ayon sa timing niya, He will make everything beautiful in its time. Ano ang hinihintay mo sa ating Panginoon? Wait patiently for Him. Kasi pag dumating yung saktong panahon na yan, yung appointed time, the Bible speaks about the appointed time, right? Nako, ang pinaka-best yan, pinaka-magandang return, pinaka-magandang sitwasyon ang makakapuntahan mo at iyan yung ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. The third thing is that the Lord will perfect those that concerns me. Psalms 138 verse 8. Imagine nyo, kaya pala, no, minsan, parang natatagalan o natatagalan tayo sa paggawa ng Panginoon o pagkilos ng Diyos. Kasi anong sabi sa scripture? The Lord is perfecting those which concerns you and me. Sinisigurado niya na lahat ng bagay, pag ito na yung appointed time niya sa hinihingi mong prayer, yeah, sa oportunidad na hinihintay mo, o kaya man doon sa mga bagay na inaabangan mo, pag ang pagkilos at gawa na ng ating Panginoon, sisiguraduhin niya na ikaw, you will be at your best. Everything will be as it best, his situation, yung pagkakataon, even yung benepisyo nito sa atin will be at its best. Minsan pag pinipilit natin yung mga bagay-bagay sa buhay natin, may maganda naman sigurong ma-accomplish yun. Pero hindi yan yung best place to be. Hindi yan yung best results. Hindi yan yung best thing that will happen in our lives. Pero kung naintindihan mo na sa lahat ng mga bagay na hinihintay mo at hinihingi mo sa Panginoon, may timing talaga ang Diyos dyan, then we will receive better and even the best from God. Amen? So ngayong umagang ito, I pray, ano ba yung mga bagay na hinihintay mo? Ano ba yung mga pangako niya na kiniklaim mo? O kaya man, yung mga prayers mo, gaano man katagal yan, tandaan mo yung Habakuk, ha? Yung sinabi niya, you wait patiently, okay? For it will surely come, and the third, it will not be delayed. Alright, so darating at darating ang mga bagay na hinihintay natin. So ano man ang hinihintay mo ngayon o pinagpipray mo, be assured in your heart, sinabi ng salita ng Diyos, the Lord will make everything beautiful
in His time. So, mag-pray tayo, manalangin tayong lahat. Ipag-pray natin yung mga bagay na hinihingi natin pare-pareho at hinihintay natin na mag-manifest sa ating mga buhay. Shall we pray? Lord, maraming salamat po sa maghapon na ito and even for the rest of this year and even for the rest of our lives, O God. Lord, alam mo yung mga heart's cry namin. Alam mo yung mga opportunities, yung mga bagay na hinihingi namin, mga pinagpipray namin, even the dreams that we're hoping for, Lord. Father, lahat yan ay nasa puso namin. And sometimes, Lord, we are so impatient or nawawala na kami, Panginoon, Lord, ng pag-asa that it will ever happen. Lord, this morning, forgive us. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung may mga bagay na kaming ginagawa, nangingialam na kami sa timing mo, Panginoon, or we become so impatient, O God, dumidiskarte na kami. Lord, today, this morning, we lift up everything into your hands, O God. In fact, our times are in your hands, Lord. Salamat po, Panginoon, Lord, na sa mga bagay na pinlano mo na, things has been orchestrated for the best result for your children. At salamat po, Panginoon, anuman yung daman ng puso namin, ikaw ang nakakaalam niyan, Panginoon. At sinabi mo sa iyong salita, they are yes and amen to us, O God. Lord, maraming salamat po sa pagkakataon na kami ay magkaroon ng bagong pananaw sa aming paghihintay, lalo na sa perfect timing mo. Lord, we thank you, we bless you. In the name of Jesus, we pray, we all say, amen and amen. So God bless you, and I will see you soon. Bye!